Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ninyo ay Three of Pentacles energy. This is beautiful energy kasi ano kayo dito, focused kayo on learning, focused on mastering your craft, yung ganon. Dinidisplay ninyo dito kung gaano kayo ka-dedikado sa inyong trabaho, kung gaano kayo ka-willing na matuto, additional knowledge, yung mga ganon, ano, gaining new skills. And ang maganda rin dito, no, there are people, no, around you that are willing to help you para makamit ninyo yan na mga goals ninyo, yung ganon. Maaari din na may mga collaboration dito, may mga pagtutulungan sa isang proyekto, sa trabaho, something like that, no? So that's really beautiful. We have the Tower energy. This is a sudden change, no, na maaaring mangyari dito sa buhay ninyo. Gemini, ito ay isang pagbabago na talagang maaaring ma-confuse kayo, maaaring mawindang kayo, maaaring ma-surpresa kayo, yung gano'n, no? At kung saan man kayo patungo, no, sa puntong ito, anumang klase ang event na to na mangyari sa buhay ninyo, dadalhin kayo nito sa destiny ninyo. You will be in alignment with your destiny. You will be in alignment with your purpose. Kaya magiging masaya kayo at the end of the day. Sa una, medyo masusurpresa kayo, mawiwindang kayo, but at the end of the day, you will be surprised na nandoon kayo sa ano, sa kung saan kayo magiging masaya. Nine of Pentacles, beautiful, beautiful, kasi this is a period of abundance and prosperity. This is a period of financial success, financial gain, yung ganon, ano. Napakaganda rin nito, Gemini, kasi magkakaroon kayo dito ng ano, ng financial freedom. Ito na yung punto sa buhay ninyo na magkakaroon na kayo ng wealth, magkakaroon na kayo ng financial comfort. Ano nito eh, parang bunga na to ng inyong pagsisikap, no? This is the reward na of your hard work at makukuha nyo na, no? So this is really a beautiful energy. What else? We have the Magician in reverse. Ayan. So siguro ang iba sa inyo dito may indecision, no? Or siguro nalilito kayo kung ano ang inyong gagawin. Possible din na meron kayong hindi mapag hindi ninyo ma-figure out kung ano ang tatahakin ninyong path sa ngayon. So maybe ganun ang ganap dito for some of you. We have a justice. You are getting what you deserve, Gemini. Kung ano ang para sa iyo, yun ang makukuha ninyo, no? Dito naman sa ano din, order will be back in your life, no? Magiging maayos na ang lahat eventually. Mailalagay na sa tamang posisyon ang mga sitwasyon ninyo sa buhay. Kung meron man ditong mga legal issues na kinakaharap ang iba sa inyo, magiging pabor ang resulta sa inyo, magiging pabor ang desisyon ng korte sa inyo kung meron kayong mga ganon. Pawang katotohanan lang, no? Dito ang makukuha ninyo, ang marireceive ninyo. Kaya this is really a good energy kasi yung bang parang magkakaroon na kayo ng linaw sa mga sitwasyon, makikita nyo na dito yung heart and truth of your situation, yung ganon. Kaya matutulungan kayo dito na magkaroon na ng clear direction, no? Yung indecision ninyo dito, maaaring yan ay maging ano na ngayon, makapag-decision na kayo ng tama, talaga makapag-isip na kayo ng tama. We have King of Pentacles, napakaganda, maraming kaperahan ito, no? Kasi meron tayong a fruit of your hard work dito na makukuha, that is wealth, that is financial gain. Dito din kay King of Pentacles, this is also success pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, pagdating sa finances ninyo. Prosperity and abundant energy din ito. Wealth, no, talagang financially, magiging financially stable na siguro kayo at this time, Gemini. Sa dami ng perang parating,
maaring ito na talaga yung pagsisimula ng pag-establish ninyo sa pangkaperahang aspeto ninyo. Possibly din ang iba sa inyo dito, successful na kayo pagdating sa money, career, and finances ninyo kasi ganon si King of Pentacles. Very successful na siya sa kanyang money, career, and finances department. Ano? Kaya maaring ganon din ngayon ang ini-embody ninyo, yung energy ni King of Pentacles. Kaya posibleng marami na talaga kayong kaperahan ngayon. Maaring marami na kayong yung established na din yung source of income ninyo, yung pinagkakaperahan ninyo, maaaring ano na kayo talaga doon, nandun na kayo sa tugatog ng tagumpay. At maaari din na ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role. Maaari din ang iba sa inyo magiging tatay na sa ngayon, ano, so congratulations. So that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So, pauna mensahe ni Libra ay The Devil, Energy in Reverse. Ayan. So, napakaganda nito, Libra, kasi in the past, kung meron kayong mga blockages, kung meron kayong mga delays, no, na nararanasan ngayon, that will be lifted na, yan ay mapagtatagumpayan nyo na, yan ay, that will fade away na, no, at ngayon, makakapag-move on na kayo, makakapag-move forward na kayo, no. What else? We have a 9 of Wands. Ayan. So, continue to persevere, no? Yun talaga ngayon magiging ano ninyo. Yun ang i-display ninyo ngayon. Yung perseverance ninyo. Yung pagsisikap ninyo. Kasi dito, yun din ang sinasabi dito, no? Na you are going to, you need to continue to persevere dito para na mapagtagumpayan ninyo kung ano man ang gusto ninyong mapagtagumpayan, no? There will be success na naghihintay sa inyo dito, no? Malapit na kayo sa inyong tagumpay, kaya don't give up. Kung medyo nahihirapan na kayo siguro sa sitwasyon ninyo sa ngayon, just continue on with what you are doing, you know. Kung pagod na kayo, magpahinga lang, then get back to it, no? And continue on, kasi malapit na kayo sa tagumpay. Nasa 9 of Wands na kayo at ang tagumpay ninyo ay nasa 10 of Wands, no? Kaya isang kembot na lang, kumbaga, no, one last push na lang at pasasanbat, magtatagumpay na kayo. So huwag kayong titigil, no? Ace of Cups is a beautiful energy. This is gorgeous. This is new beginning, no? At ang ano na to, ang promise na to sa iyo, kung ano yung kailangan ninyo, yun ang ibibigay sa inyo. Maraming biyaya, no? Overflowing, 'di ba? Ang cup, so overflowing of blessings 'yan from the divine na parating sa inyo. Kaya sobra-sobra ito. Kung ano man ang biyayang ito, kung ano man ang kailangan ninyo sa ngayon, ibibigay 'yan sa inyo. Sobra-sobra para sa iyo. Sobra-sobra pa para sa pamilya mo. And sobra-sobra pa, talaga, no? Para nang sa gayon makapag-share din kayo sa ibang tao pa, no? This could be anything, depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong pangangailangan. This could be a new beginning pagdating sa kaperahang aspeto, trabaho, karera, negosyo, beginning in a new relationship, beginning in love. It could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, ang mararamdaman ninyo dito dahil overflowing of blessings ang parating sa inyo, that could also be overflowing of joy and happiness na mararamdaman ninyo at this time. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, meron ditong ano kayo, no? Meron din kayo ditong financial success na naghihintay sa inyo dito. At kailangan lang ninyo dito na pag-aralan talaga kung paano din ninyo i-handle ang pera. Kasi maaring ano to, extremes ang ginagawa ng iba sa inyo dito. It's either for puro savings, puro pagtatago ng pera, or puro naman labas ng pera, puro pag-spend siguro, you know, ang ginagawa ng iba. Kaya maaring meron kayong imbalance din na nararamdaman dito. Kaya ito 'yon, you know, reminder ito sa inyo to manage your money wisely, manage your resources wisely. Okay? Nang sa ganon, talaga makapag
makapag-save kayo ng tama, magkaroon kayo ng pera, ng ipon na talagang may balanse, hindi lang yung puro ipon, kundi meron din kayong pinagkagastusan ng mga necessity ninyo, no? Yung ganon. So, what else? We have the Emperor energy. Ayan, stability, no? Financial stability, relationship stability, pamilya, no? Nandiyan dyan yan, Libra. Kaya napakaswerte din ninyo sa ngayon. There's going to be, financial gain dito dahil magtatagumpay kayo. So, kung ano man ang endeavor ninyo na pinagkakaperahan sa ngayon, there is a success talaga na naghihintay din sa inyo dyan. Kaya, magkakaroon kayo ng financial security and stability na. You'd be able to, to lay a solid foundation in terms of your kaperahan dito, no? With this energy. Order will be back then. Kung may mga distractions kayo in the past, kung may mga kaguluhan, no, sa buhay ninyo, that will fade away na. Magiging maayos na lahat. Mailalagay na ninyo yan sa tamang kalagyan, ang mga bagay-bagay. Kaya congratulations on that. Possible then, ang iba sa inyo will be promoted, no, to a leadership role, or possibly na magiging tatay na ang iba sa inyo, no? What else? We have Three of Pentacles. This is the beginning of your success, no? So, definitely talaga, since meron tayong mga success energy dito, magtatagumpay kayo sa kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon. There is pagtatagumpay din sa kung ano man ang ano ninyo dito, ano man ang inyong ginagawa. Possibly din na mayroong mga collaboration dito, pagtutulungan, sa proyekto, sa negosyo, partnerships, yung mga ganun. At saka, ang iba sa inyo dito, Libra, siguro focused kayo on learning, focused on expanding your knowledge, your education, mastery of your craft, siguro yun ang gagawin ninyo. Pero, with the help of other people, meron pa rin kayong supportive and helpful energy sa paligid ninyo sa ngayon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay Nine of Pentacles. Napakaganda. This is a successful energy, no? Pagdating sa inyong pera, ito na yung panahon wherein may experience na ninyo yung prosperity and abundance, financial success, financial gain, financial freedom, financial comfort, no? Napakaswerte ninyo pagdating sa pera. Ngayon na ang panahon para umani na kayo, no? Ng kung ano man ang itinanim ninyo pagdating sa inyong financial department, ano? This is harvest time na, no, ng inyong efforts, ng inyong energy na itinanim in the past. Mamumunga na siya sa ngayon, mag-aani na kayo at ngayon kaya ninyo mararamdaman na ma-experience na ang financial comfort, financial success dahil ito na yung bunga ng inyong pagsisikap, mahahawakan niyo na, makukuha niyo na. So, may financial gain dito, no, may wealth na parating sa inyo. Beautiful. Ace of Cups. Ayan. So, napakaganda nito kasi this is an offer, no, sa inyo ng Divine Universe. Bibigyan kayo ng biyaya, no? You will be blessed with something dito or with someone. Depende sa inyong sitwasyon. Yung promise, no, ni Ace of Cups, kung ano yung needs ninyo, kung anong pangangailangan ninyo, yun ang ibibigay sa inyo. At saka, ang bonus dyan, ibibigay sa inyo with abundance, no, or in abundance. So, sobra-sobra kung ano yan, sobra-sobra yan para sa'yo, sobra-sobra para sa pamilya mo, at para, sobra pa rin, no, para makapag-share ka din sa iba, makatulong ka din sa ibang tao, no. So, whatever the case may be, kung ano man ay bibigay sa inyo dito, that is going to give you overflowing of happiness and joy din. Kasi, talagang regalo ito para sa inyo ng universe, no. It could be in any area of life na biyaya, but definitely talaga magiging masayang-masaya kayo. Ito yung period na makakapagsimula na kayo ng bagong buhay. Makikitataha kayo ng bagong path, ng bagong daan. Magsisimula kayo ng bagong sitwasyon, ano? We have
Five of Swords. Ayan. So, dito naman, kung meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person in the past, may conflict kayo, meron pag-aaway, mga hindi pagkakaintindihan. Sa ngayon, maaaring magkausap na kayo, may reconciliation na dito, maybe you're going to end a conflict na between you and another person, you may enter a compromise din dito para mag-meet kayo halfway, possibly na ganun ang mangyayari, no? And you'd be able to move on na with your life, no? Kasi dati siguro dahil may sama ng loob, alam ninyong may kagalit ka, kaya yung ba parang nasa stagnant energy ka din, no? Hindi ka makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-concentrate, kaya ngayon maybe yun, makikipag-usap kayo, no? At magre-reconcile na kayo so that mas makapag-usad ka na sa buhay ng masaya, no? We have Page of Wands. Yeah, may opportunity, good news na parating sa inyo dito. This could be related din, sa inyong creativity. Maring opportunity ito para sa iyo para makapag trabaho ka, makapagsimula ka ng bagong trabaho, career or negosyo na related ito sa inyong related ito sa inyong creativity, sa inyong creative prowess, no? Yung ganon. Kaya this is exciting para sa inyo kasi maaaring ito yung matagal na ninyong hinihintay, no? The Lover's energy, so maaaring may wedding dito, kasalan, engagement na magaganap, no? There is union of two people dito, no? Balance and harmony ang pagmamahalan, pag-iibigan ng kung sino man sa inyo dito, Aquarius, na nasa established relationship na. Kaya maaring mauwi talaga kayo sa kasalan na. Maaring may mga pag-uusap na dito, pagpaplano about pagpapakasal, no? For others of you naman, siguro, ito yung period no, na talagang magiging healthy ang inyong relationship. Maaring ito yung panahon na magkakaroon kayo ng mas harmonious and loving relationship. Kung single naman kayo, maaaring ngayon, ano, makilala nyo na yung potential ninyo na maging jowa, maging asawa, maging boyfriend, or girlfriend. So, good luck. We have Four of Pentacles. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo din dito, medyo may imbalance, no, pagdating sa pagmamanage ng inyong pera. Maybe may imbalance sa inyong mamanage ng inyong resources, no? Maaring sobra-sobra naman kayo sa savings, puro kayo save, at hindi kayo, parang hirap na hirap kayo magbitaw ng pera para naman sa mga necessity ninyo, or maaring baliktad naman, sobrang gastos naman, maaring ganun, at hirap na hirap din kayo mag-save ng pera, so maaaring ganun din ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Aquarius. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.